ibang balita. Dahilan sa pagkakalunsad ng COMELEC gun ban para sa barangay at SK elections noong 25 ng buwang kasalukuyan, patuloy rin naman ang pagpapatupad nito sa iba't ibang munisipalidad kabilang na ang bayan ng Puerto Galera. Lahat ng dumada ang mga motorista na papasok sa nabanggit na bayan ay ipinapara ng mga nakatalagang kapulisan sa naturang bayan para tingnan at inspeksyonin hindi lamang ang mga gamit na nakikita rito, kung hindi maging ang mga papeles at lisensya ng mga nagmamaneho nito. Maging ang pagpapadala ng mga patalim, bagamat bread knife lamang ito na nasa compartment o U-box ng isang motorista ay hindi nakaligtas sa isa sa mga kapulisang naroroon. Bagamat hindi ganun kaalam ng taong bayan ang naturang ordinansa dahilan sa kakulangan ng impormasyon hinggil dito, sa kasalukuyan ay wala pa namang naitalang nahuhulihan ng baril sa nabanggit ng munisipalidad. Susunod. Sangguniang panlunsod tiniyak na aaksyonan ang usaping pagtaas ng singil sa tubig. Yan at iba pang mga balita makalipas lamang ang ilang paalaala. Welcome to Monte de Oro Homes. With units designed to cater to the convenience and comfort of its residents, Monte de Oro Homes is a haven for countryside living. A perfect place for those who would want to combine green living with modern-day facilities and amenities. Our model unit types: row house, single attached or detached, town house. All you need are fully finished upon turnover. House and lot package starts at 700,000 pesos. Housing loan can be made through banks and our living partner, Pagibig Fund. With monthly amortization as low as 4,500 pesos or just 145 pesos a day. HLURB license to sell 21191. Owner and developer, Consoville Realty Development Corporation. Enjoy these amenities. And with a flood-free strategic location with close proximity to almost everything, it is surely a home for ideal family living. Enjoy life to the fullest at Monte de Oro. Monte de Oro. Enjoy life to the fullest at Monte de Oro. Monte de Oro. Beautiful place, ideal for the whole family. For the family. Where the ambience is inspiring and the people are loving. A wonderful place for our kids to enjoy. A home for our satisfaction. Come home, let's enjoy life worth living at Monte de Oro. Come home to Monte de Oro Homes at Sapul, Calapan City. Pagpapatuloy ng ating mga balita. Kaugnay pa rin ang usaping bigla ang pagkataas ng singil sa taripa ng tubig ngayong buwan ng Setyembre na ikinagulat ng nakararami. Matapos na naging privilege speech ni Consel Asil Agua sa huling sesyon ng sangguniang panlunsod nitong 27 ng buwang kasalukuyan.
Nagpahayag rin ng pagkabigla si City Vice Mayor Jojo Perez bilang presiding officer ng Sanggunian hinggil sa usapin kung saan sinabi niya na ikinagulat niya ang naging talumpati ng nabanggit na konsehal. Dagdagan pa ng mga tumatawag at nagtetext sa kanya at nagtatanong kung ano ang dahilan ng pagtataas ng singil ng waterworks. Kung kaya't sa darating na Lunes, ika-4 ng Oktubre, ay inaanyahan niya ang lahat na makiisa at malaman ang dahilan sa likod ng usapin. Nakaraang session namin nung Lunes ay nag-privilege speech po si Consel Asel Agua bilang chairman ng Committee on Public Utilities na sakop niya yung pagdating sa tubig, sa elektrisidad at saka sa telecommunication. At ang kanyang sinabi dito, yung nakakabiglang pagtaas ng atin pong bill sa tubig. At medyo nga ako rin ay nagulat at biglang tumaas ay marami pong tumatawag sa akin, maraming nag-i-interview, maraming nagte-text na bakit daw biglang tumaas ang itong ating tubig. At medyo po hindi po basta-basta ito dahil apektado po dito ang ating mga kababayan dito sa lungsod ng Calapan. So minarapat po namin nung Lunes na imbitahan ang kung sino man po ang any representative from the Calapan Water Works sa darating pong session namin sa Lunes. At dyan ay para maungkat natin o malaman, makapagtanong tayo kung ano ba talaga ang nangyari at bakit biglang itinaas ang pagsingil ng tubig. At sa ganun, sa Lunes po ay iniimbitahan ko kayo, pwede po kayong pumunta sa session namin sa Lunes, alas 9 po ng umaga, nang sa ganun ay makinig nyo kung ano ang paliwanag ng Calapan Water Works dito. At asahan nyo po na kami po sa Sanggunian Palungsod bilang inyong presiding officer at bilang vice mayor ay gagawa po ng paraan o action hinggil dito sa problema ito. Isa naman sa kinikwestiyon kung paano pa matutugunan ang kanilang hinaing na mapababa ang singil sa tubig. Gayong palapit na ng palapit ang itinakdang araw ng Waterworks upang maisaayos ng mga consumers ang kanilang bill. Ipinahayag naman ni Vice Mayor Jojo Perez na aaksyonan nila ang usaping ito at aminadong opisyal na ang pinakamabilis na aksyon dito ay ang pagbibigay ng TRO o Temporary Restraining Order. Subalit kakausapin naman muna nila at pakikiusapan ang Waterworks upang pansamantalang maihold ang pagatas ng singil. Ang pinakamabilis pong aksyon, kung sa legal na paraan pwede ho tayong mag... alam mo yung mga ganyan na nagpa-file ng Temporary Restraining Order, TRO. Pero ang sa akin po ay nag-uusap po kami ni Mayor ay kung maaari ay kausapin yung may-ari ng Calapan Waterworks, yung management. Kung ano talaga, kung pwede ba itong ma-hold muna yung ating pagtataas ng tubig o kung ano man ang pwedeng gawin para naman nang sa ganun ay